guys! Amazing morning! My name is Precious Grace Capilli. And ito naman ang pag-uusapan natin today. Ito madalas maraming nagtatanong sa akin ito, no? Tinatanong nila, Mens, paano ka na nagsisimula, di ba? Minsan yung iba, no? Ang tanong nila, Mens, how to be you po? Yan yung mga tanong. So, paano ko ba sasagutin yung paminsan, di ba? Nakakaya sagutin. Pero ito yung mga tips na napansin ko. Na sa mga top earners, hindi lang ako, yung mga kasabayan ko din na top earners, ano ba yung ugali? Ano ba yung characteristic na common ground ng lahat? Hindi lang si ganito, hindi lang si ganyan. Kumbaga, mapapansin mo na kapag pinagsama-sama mo itong mga top mentors na to, parehas sila ng mindset pagdating sa ganitong aspeto. No? So, simulan ko sa number one. Ano to? Wala naman kasing taong magiging successful kung mabilis mag-quit. Tama ba? Diba? So, isa sa napakagandang ugali na dapat na ma-develop mo ay yung hindi ka pumapayag na matapos ang isang laban na talunan ka. Diba? So, yung hindi ka pumapayag na ang nangyayari, natatapos ng ganun na lang. Yung wala na, tapos na, quit ka na. Kasi merong struggle, kasi merong kang hindi nakasundo, o kailangan meron ka nung no quitting attitude. Yan. No quitting attitude. Ang struggle, somehow, nakikita ng iba as a sign that they should stop. Pero hindi. Ang struggles, obstacles, nandyan yan para mas gumaling ka. Nandyan yan para mas ma-improve mo yung self mo, yung character mo, yung skills mo, how you handle yourself, how you handle your team. Yun yun. Kaya kailangan pag may struggles ka, take it as an advantage for yourself to grow. Hindi yun sign for you to quit. So, kung meron kang gustong maabot sa buhay, kailangan ang thinking mo, whatever it takes, makukuha ko yan. Whatever it takes, magiging successful ako. Walang makakapigil sa akin. Yan. Yan ang kailangan na attitude or mindset mo kung gusto mong umasenso. Do you agree? Diba? Siyempre, important yun. Pangalawa, ano to? Napansin ko sa mga top mentors, no? Sa mga successful na tao, hindi lang sa field natin, sa mga successful na tao, hindi emotional. Hindi nagpapakontrol sa nararamdaman. Maraming tao, magaling sana. Kaso, emotional eh. Natatalo ng emotions yung dapat nagaling. Kasi minsan kapag feeling down, ano nangyayari? Feeling down ako, hindi ako makakatodo. Feeling down ako, hindi ko magagawa yung business. Malungkot ako ngayon. May ganito kasi. Wala mangyayari pagka ang emosyon ang nagdikta ng kilos mo. Kailangan ikaw ang mag-dictate ng pace mo kung saan mo gustong pumunta, hindi yung nararamdaman mo. Because emotions, nagmamatter yan. Depende sa napifeel. Depende sa panahon. Gusto mo ba yung ganun? Na yung success mo nakadepende sa emosyon mo na hindi stable? Diba? So, kailangan kapag ka may hindi magandang nangyari, you know how to handle yourself. Kailangan kapag ka may hindi ka, may ina-expect ang isang bagay na hindi mo na-achieve. You know how to control yourself. Hindi pwede yung sumasabog, ganyan mo yun, nagagalit. Hindi pwede yung nagpapadala sa init ng ulo. Hindi pwede yung impatient. Yan. So, emotions, malaking factor yan. Marami ang magaling, pero nawawala because hinahayaan nila na kontrolin sila ng nararamdaman nila. Kailangan baliktad. Ikaw ang kumontrol sa nararamdaman mo. Yung emotions mo, walang utak yan. Pero yung utak mo, yan yung taga-isip. Diba? So, bago ka mag-react, isip muna. Emotions, diba? Hindi pwede na ang emotions ang mag-dictate ng hataw mo. Hindi ko feel today, tulog muna ako. Hindi ko feel na mag-zoom ngayon, Netflix muna ako. Hindi pwede ganun. So, pagka successful ang tao, mapapansin mo, they know how to handle themselves. Diba? So, yun yung isa. Ano pa? So, yung isa pa, mataas yung standard.
mataas yung standard, may excellence. Ang isang bagay kung paano mo daw gawin, maliit man yan, no? Whether yan yung pag-aayos mo ng bed mo, or whether yan yung may event kayong malaki, parehas lang yung kung paano ka, yung ugali mo, yung principle mo, kailangan merong excellence. Sa simpleng mga bagay, kung dun pa lang, excellent ka, lalo na sa malaki. Kasi mahirap na maging excellent ka sa mga malalaking task. Kung dun sa maliit, hindi mo mabigay yung best mo. Diba? As simple na, for example, sa pag-zoom, excellent ka ba kapag ikaw yung tech? Diba? Simpleng ganun, diba? Hindi man ikaw yung umaharap sa camera, pero ikaw yung tech. O, excellent ka ba? O, kapag halimbawa naman na mag-i-intro ka dun sa mentor mo, hindi ikaw yung main speaker, will you give your best? So, yun yung napansin kong trait sa mga successful. It doesn't matter sa kanila kung ano yung task. Kailangan na bibigay nila yung 101% nila sa ginagawa nila. They don't feel contented kapag ka they find na, ay, parang hindi okay to. Hindi pwede sa kanila yung pwede na yan. Sige, okay na yan. Hindi ka magiging successful kung ang mindset mo, pwede na yan. So, yung isang nakita ko, hindi lang sa field natin. Pagka successful ang isang tao, may excellence. Kahit sa simpleng maliliit na bagay, maayos. Diba? Maayos sa gamit. Diba? Oh, kailangan i-apply natin yun. Yung may standard ka. May standard ka sa kung paano mo dalhin yung sarili mo. May standard ka sa results mo. Important yun. O, ano pa? Ano pa yung mga sa tingin natin na kapag mga successful, ito yung trait nila. So, syempre, kapag ka gusto mo rin maging successful dito sa business or kahit sa labas, ano, malaking factor kapag ka ikaw ay, balik tayo sa emotions, mabilis mag-move on or solution-oriented. Magkaibang bagay yun, ha? Yung mabilis ka mag-move on ta solution-oriented. Pero, yung dalawang yun, most of the time, magkasama. Pagka may struggles, mabilis mag-move on, ibig sabihin, they don't dwell on the past. They don't dwell sa mga mistakes. Hindi eh. Nagpo-focus sila, yan ha. Yung pangalawa, solution-oriented. Nagpo-focus sila doon sa solusyon. Paano mas mapapadali? Paano mas mapapalakas? Paano mas mapapagaling? Yan, solution. So, pagka yung iba kasi ang nangyayari, halimbawa, nagkaroon ng struggle in life, ang tagal mag-move on. Ibig sabihin, they dwell on the past. Ibig sabihin, nagli-live sila sa present nila nang paulit-ulit nire-rewind nila yung nangyari sa past. Kaya hindi sila makaalis dun sa negative situation nila. Kasi paulit-ulit, yun yung tumatakbo sa isip nila. O halimbawa, o last month, hindi maganda yung naging income mo. Hindi mo nagustuhan yung nangyari sa'yo last month. Paano yung magiging attitude mo? Dapat kasi ganito, dapat kasi ganyan. O ganun ba? Or okay lang naman yung dapat kasi, pero focus. Okay, so paano ko ngayon gagawin to? Ano yung solusyon? How can I improve this? Yun. So magkasama yun, kailangan mabilis ka mag-move on. Ibig sabihin, huwag mong i-attach yung self mo sa tapos na. Kasi wala ka nang magagawa pag tapos na yung isang bagay. Pero yung ngayon, yung everyday na binibigay sa atin ni Lord, everyday na ginigising ka, it's a new day to rebuild yourself again. So kapag tapos na yung isang araw, let it go. And then rebuild yourself, your new self again today. Okay? Ito, napansin ko rin to, no? Again, hindi lang to sa field natin. Alam mo, napansin ko, yung mga taong successful, ito, pag sobra, hindi maganda, syempre, no? Pero napansin ko, hindi sila marunong magpahinga hanggat hindi nila nakukuha yung gusto nila. Alam mo kung anong English niyan? Yan. Delayed gratification. Another, ano pa? Pay now, play later. Yan. Napansin ko sa mga taong successful, very important sa kanila na may ma-accomplish muna bago sila mag-enjoy.
very important sa kanila na mapuntahan yung destination na gusto nilang puntahan without quitting, dire-diretso. Kahit na fall after fall after fall. No? Kahit na struggle after struggle after struggle. Mas lalo silang nanggigigil na makarating na dun sa gusto nilang puntahan. Kasi ayaw na nila nung life nila na hindi okay. So mas lalo nilang ginagalingan, mas lalo sila nag-e-effort. Kaya lumalabas yung word na workaholic. No? Nagiging workaholic na. Kasi sa sobrang gusto nilang makarating agad dun sa pangarap nilang buhay, nalilimutan na nila magpahinga. So again, sabi ko nga ito, may limitation. Diba? Hindi naman okay na talaga. Halimbawa, ilang taon na, no? Wala ka talagang pahinga. Diba? Okay lang magpahinga. Walang masama dun. Pero kung ikaw yung tipo ng tao na gusto mo agad na marating, yung gusto mong mapuntahan, diba? Tsaka na muna yung mga bakasyon. Pay now, play later. Delayed gratification. Unahin mo muna na itodo. Itodo mo muna lahat ng effort ngayon kasi dadating yung time, iririp mo yan. Pwede ka na magbakasyon. Nang wala ka na iniisip. Diba? Mahirap yung nagbabakasyon ka kasi lang yung iniisip. Though ngayon, ano, blessed tayo kasi work anywhere tayo eh. Kahit nasaan ka, pwede mong gawin yung negosyo eh. Diba? Oh, so pwede mo na lang siya i-apply na papaano, huwag ka titigil. Ibig sabihin, everyday, kailangan meron kang ginagawa para sa ikaka-improve ng self mo, ng negosyo mo. Diba? Kailangan panggigilan mo, nandun yung excitement, nandun yung, alam mo yun, drive. Yan minsan yung nawawala sa iba eh. Maraming tao gustong umasenso, maraming tao gustong yumaman, pero walang drive. Yung walang kusang palo, walang initiative. Kailangan mo pang i-follow up, kailangan mo pang i-remind. Diba? O, kung gusto mo maging successful, kailangan ikaw may drive ka to become successful. Tanggalin mo yung, eto, excuses. Lahat, araw-araw, may struggles, may excuses. Pero kapag ka gusto mong maging successful, remove mo yung excuses. Hindi pwedeng may ganyan, eh kasi yung ganito ko, eh kasi yung ganyan. Hindi yan matatapos. Ikaw lang ang tatapos dyan. Depende kung ano ang ipa-prioritize mo. Successful people, they know what to prioritize. May focus. May focus. Hindi nila tatantanan yung isang bagay hanggat hindi sila maging magaling doon. Hanggat hindi mag-come up ng extraordinary result doon. Isang bagay lang na dire-diretso. Na yun at yun at yun lang ang ginagawa hanggang maging extraordinary ka doon. Wala ka namang nakita na magaling na sa basketball, magaling pa sa volleyball, di ba? Si Michael Jordan, pag nabanggit, anong naisip mo? Basketball. Yes, nag-baseball siya. Pero, naging legend ba siya doon? Hindi eh. Kung saan ka nag-focus ng matagal, isang bagay lang, doon lang. Yun lang. Doon ka magiging extraordinary. Doon ka makakakuha ng extraordinary result. So, make sure mo na meron kang pinaprioritize at pinofocus na yun lang talaga yung ginagawa mo. Tsaka ka na, halimbawa, iba, thinking nila, ba't itong negosyante na to, ang dami namang iba't ibang negosyo. Bago yun, nag-expand sa iba't ibang negosyo, nag-focus muna siya sa isang bagay. Example, no, Mark Zuckerberg, Facebook. O, Facebook lang naman ginawa niya. O, yes, sa kanya na rin ang Insta, sa kanya na rin ang TikTok, sa kanya na rin yung ano pa, may mga nadagdag na sa kanya, yes. Pero, nag-focus na siya sa isang platform, isa lang, isang industry lang, hanggang nag-expand na nung malaki na. Pero hindi siya yung, oh, ngayon, ano ako, ah, dito ako sa Facebook, oh, tapos the next year, ang ginawa niya na parang gusto ko maging chef. Di ba, layo? Ay, parang ang uso ngayon, vlogging. Wait lang, mag-vlogging na lang pala ako. Ay, parang ang uso ngayon, crypto. Mag-crypto na lang ako. Ay, parang ang uso ngayon, yung mga ano, real estate. Mag-real estate ako. Walang ganon. Walang umasenso ng extraordinary ang result ng taon-taon nagbabago ang ginagawa. So, you have to prioritize one thing and have focus dun sa bagay na yun. Ayan! So, medyo madami na yun, ano? I hope marami kayo natutunan doon. Ito lang, no, tip ko lang sa inyo. Lahat ng binanggit ko, wala namang taong pinanganak na
excellent ang attitude. Wala namang ganun. Wala namang tao na pinanganak na, oops, focus ako talaga. Wala namang ganun eh. Lahat yan ay improve. Lahat yan in-improve because of a conscious decision to succeed. So, ang kailangan mo lang gawin, be conscious. I will be successful. Gusto kong mabago yung buhay ko. Gusto kong gumanda ang buhay ko. So, ito ang mga kailangan kong gawin. Have that conscious effort. Okay? And soon, magugulat ka na lang. Yung mga binabanggit natin, yun na rin yung traits mo. Walang pinagkaiba sa amin noon. Kung paano kami ngayon na nakikita ninyo, hindi naman kami ganito dati. Nag-start lang din kami, katulad mo lang din. Nanonood ng trainings, nagpa-practice, nakikinig sa mga nauna sa amin. Hanggang dumating yung time na develop na. So ikaw, ganun lang din yan. Kailangan mo lang sipagan, again, conscious effort. Okay? So yun lang. Thank you for watching. I hope you like this video. And pag nagustuhan mo to, please like and share. Comment down below kung may gusto kong pag-usapan natin, no? And don't forget to subscribe, ha? And yun lang. Thank you so much. Once again, my name is Precious Grace Capilli. And to God be all the glory. God bless everyone.